Marlene, ang iyong magiging gabay sa aralin natin sa edukasyon sa pagpapakatao, ikatlong baitang. Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang nakapagpapakita ng paggalang sa paniniwala ng iba tungkol sa Diyos. Kaya, ano pa ang hinihintay mo? Kunin mo na ang iyong module at lapis. Tawagin mo na rin ang iyong tagapaggabay. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, subukan mo munang sagutin ang gawain sa subukin sa ikalawa at ikatlong pahina. Piliin at bilugan ang titik ng pinakaangkop na gawain para sa mga sumusunod na sitwasyon. Unang bilang, sumama ka sa kaibigan mong magsimba. Nakita mong nag-sign of the cross si Mayen. Ano ang gagawin mo? A. Pagtatawanan ko siya. B. Hindi ko ito papansinin. C. Gagayahin ko siya kahit di ko alam ito. D. Pagsabihan ko siyang huwag mag-sign of the cross. Ang sagot ay C. Gagayahin ko siya kahit di ko alam ito. Pangalawang bilang, malakas ang tunog ng radyo ng iyong tatay na nakikinig ng balita. Narinig mong nagdarasal ang mag-anak na Muslim na inyong kapitbahay. Ano ang gagawin mo? A. Wala akong gagawin. B. Tatahimik lamang ako habang sila ay nagdarasal. C. Hihintayin ko na lang ang tatay na sabihan akong hinaan ko ang radyo. D. Magpapaalam ako sa aking tatay na hihinaan ko ang radyo dahil nagdarasal ang aming kapitbahay. Ang sagot ay D. Magpapaalam ako sa aking tatay na hihinaan ko ang radyo dahil nagdarasal ang aming kapitbahay. Pangatlong bilang, si Dado ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Ano ang gagawin mo? A. Huwag pansinin si Dado. B. Makikinig sa salita ng Diyos. C. Hindi ko papapasukin si Dado. D. Magkukunwari akong hindi ko siya nakita. Ang sagot ay B. Makikinig sa salita ng Diyos. Pang-apat na bilang, nakita mong pinupunit ng iyong kamag-aral ang mga pahina ng isang banal na aklat. A. Isusumbong ko siya sa kaniyang nanay. B. Hahayaan ko lamang siya sa kaniyang ginagawa. C. Kukunin ko ito sa kanya upang di na niya ito tuluyang mapunit. D. Sasabihan ko siya na huwag niyang punitin ang mga pahina ng banal na aklat. Ang sagot ay D. Sasabihan ko siya na huwag niyang punitin ang mga pahina ng banal na aklat. Panglimang bilang, isa kang Katoliko.
at inimbita ka ng kaibigan mong Pentecostal sa kanilang simbahan. Marami kang nakitang pagkakaiba sa inyong simbahan mula sa pananamit ng pinuno hanggang sa paraan ng pagsamba. A. Manalangin sa Diyos para sa aking bukas isip. B. Pagtawanan ang kanilang paraan ng pagsamba. C. Magsawalang kibo sa mga napansin sa simbahan. D. Sabihing hindi gusto ang paraan ng kanilang pagsamba. Ang sagot ay A. Manalangin sa Diyos para sa aking bukas isip. Nasagot mo ba ng tama ang mga katanungan? Magaling! Dadako na tayo sa balikan. Inyong natutuhan sa nakalipas na module ang mga paraan ng pagpapakita ng pananalig sa Diyos. Tulad ng pagpapakita at pakikipag-usap ng maayos sa ibang tao. Manalangin na sana ay matapos na ang pandemyang kinakaharap ng mga tao, makisama sa mga magagandang gawain ng mga bata gaya ng paglilinis sa bakuran at iba pa. Ngayon, ating isunod ang tuklasin sa ika-apat at ika-limang pahina. Pag-aralan ang pahayag ng bawat larawan. Ako si Miguel, isa akong sa Batista. Kapag may misa sa simbahan na malapit sa aming bahay, ay hindi ako nag-iingay. Ako naman si Estela. Sinasabihan ko ang aking nakababatang kapatid na huwag paglaruan ang rosaryo ng aming pinsan na isang Katoliko. Ako si Rashid. Nakikinig ako ng may paggalang kapag aming tinatalakay sa klase ang mga paniniwala ng iba't ibang relihiyon. Ako nga pala si Cathy. Kaibigan ko si Rashid. Hindi ko siya pinagtatawanan kapag nagdarasal siya. Hindi kami nang huhusga sa mga paniniwala ng iba tungkol sa Diyos. May iba't ibang paraan ang mga tao tungkol sa kanilang paniniwala. Iginagalang namin ang mga ito. Alam naming gayon din ang iyong ginagawa. Maaari bang ibahagi mo sa klase kung paano mo ipinapakita ang iyong paggalang sa paniniwala ng iba tungkol sa Diyos? Paano ipinakita ng bawat bata ang paggalang sa paniniwala ng iba? Sabihin mo ang mga ito. Mahusay! Natapos mo na ang tuklasin. Nawa ay natuklasan mo na ang ating aralin. Nasa suriin na tayo sa ikalimang pahina. Tatalakayin na natin ang paggalang sa paniniwala ng iba tungkol sa Diyos. Makinig at unawaing mabuti ang mga ito. Ang paggalang sa paniniwala ng ibang tao tungkol sa Diyos ay mahalaga. May kanya-kanya tayong paraan at karapatang sambahin ang pinakamakapangyarihang Diyos alinsunod sa mga atas ng ating sariling budhi at pinahihintulutan ang lahat ng tao ng gayon ding karapatan. Hayaan silang sumamba kung paano, kung saan, kung anuman ang ibig nila. Maipakikita natin ang paggalang sa paniniwala ng iba tungkol sa Diyos, sa pag-alam kung paano sila sumamba, at maaari din natin silang anyayahan
para sa kung paano tayo magsamba upang maunawaan nila ang ating pinaniniwalaan. Mga halimbawa ng paggalang sa paniniwala ng iba tungkol sa Diyos. Una, respetuhin ang pinaniniwalaan ng kapwa at huwag nang makipagdebate pa. Pangalawa, hayaan silang ipakita at ipagdiwang ang kanilang paniniwala tungkol sa Diyos. Pangatlo, unawain at kilalanin ang kanilang paniniwala at pinahahalagahan. Naunawaan mo na ba ang ating aralin? Ang lahat ng bagay sa mundo ay may pagkakaiba-iba. Ikaw, ako, sila, at lahat ay hindi magkakapareho. Tayo ay magkakaiba, hindi lang sa pisikal na kaanyuan o pag-uugali, kundi sa napakaraming bagay kabilang na dyan ang relihiyon o paniniwala sa Panginoon. Sa dami nitong ating pagkakaiba ay paggalang ang kinakailangan lalo na sa paniniwala ng isa't isa tungkol sa Diyos. Upang lubos mong maunawaan ang kabuuan ng ating aralin, iyong gawin o sagutin ang sumusunod na gawain sa pagyamanin. Unang pinatnubayang gawain. Dito sa gawain ito, sabayan mo ako sa pagbasa sa usapan. Unawaing mabuti ang mensahe nito. Linggo ng umaga. Magandang umaga, Linoy. Magandang umaga, Mara. Magandang umaga, Berto. Saan ka pupunta? Magsisimba ako. Nandun na ang tatay at nanay sa simbahan. Ah, ganun ba? Kami naman ay sumamba noong Biyernes sa aming mashi. Noong Huwebes naman kami sumamba ng aming pamilya. Wakas. Naintindihan mo ba ang mensahe ng usapan? Sagutin mo na ang mga tanong sa unang pagtatasa. Una, ano ang pinag-uusapan ng mga bata? Pangalawa, bakit kaya iba-iba ang araw ng kanilang pagpunta sa kanilang lugar sambahan? Pangatlo, bilang isang kasapi ng isang pangkat na naniniwala sa Diyos, ano kaya ang maaari mong gawin upang maipakita o maisagawa na ikaw ay may paggalang sa paniniwala ng iba tungkol sa Diyos? Ako na ang magwawasto sa iyong sagot kapag ibinalik mo na ang iyong module. Isusunod na natin ang unang malayang gawain. Panuto, basahin ang mga pangungusap, piliin ang wastong salita na bubuo sa diwa ng bawat pahayag. Unang bilang, dapat nating patlang ang paniniwala ng iba tungkol sa Diyos. Anong salita ang bubuo sa diwa ng pahayag? Igalang, pagtawanan. Ang sagot ay igalang. Dapat nating igalang ang paniniwala ng iba tungkol sa Diyos.
Ikalawang bilang. Ang bawat isa ay patlang sundin ang kaniyang sariling paniniwala sa Diyos. Anong salita ang bubuo sa pahayag? Malayang o hindi malayang? Ang sagot ay malayang. Ang bawat isa ay malayang sundin ang kaniyang sariling paniniwala sa Diyos. Ikatlong bilang, sa pamamagitan ng patlang sa iba sa kanilang paniniwalang panrelihiyon, tayo ay mamumuhay ng mapayapa. Anong salita ang bubuo sa diwa ng pahayag? Pakikipagtalo o pag-unawa? Ang sagot ay pag-unawa. Ikaapat na bilang, tayo ay dapat patlang upang makamit natin ang papuri ng Diyos. Anong salita ang bubuo sa diwa ng pahayag? Makipaglaban o magkaisa? Ang sagot ay magkaisa. Tayo ay dapat magkaisa upang makamit natin ang papuri ng Diyos. Ikalimang bilang. Bilang isang bata, mahalagang patlang mo ang paniniwala ng iba tungkol sa Diyos. Anong salita ang bubuo sa diwa ng pahayag? Irespeto, pakialaman. Ang sagot ay irespeto. Bilang isang bata, mahalagang irespeto mo ang paniniwala ng iba tungkol sa Diyos. Bilangin mo nga ang nakuha mong tama. Ilan ang nakuha mo? Ang galing-galing! Ikalawang malayang gawain. Basahin at sagutin ang mga tanong. Unang bilang, pumasok ka sa bahay ng iyong kaibigang si Soraya para makipaglaro. Nakita mo siyang nakaupo sa mga daliri niya sa paa. Ito ang karaniwang posisyon sa pananalangin ng mga Muslim. Isa kang Kristiyano, ano ang gagawin mo? Ikalawang bilang. Nakikipagtalo sa iyo ang isang kaibigan. Sinasabi niya sa iyo na ang aral ng kanyang simbahan ang katotohanan at ang sa iyo ay mali. Ano ang iyong gagawin? Iwawasto ko ang iyong mga sagot kapag ibinalik mo na ang iyong module. Natapos mo na ang mga gawain sa pagyamanin. Nasa isa-isip na tayo, sabayan mo ako sa pagbasa nito. May iba't ibang relihiyon o paniniwala ang mga tao tungkol sa Diyos. Magkakaiba man ang ating paraan ng pagsamba, nagkakaisa tayo sa pag-asang sa pamamagitan ng mga ito, maipaparating natin ang papuri sa Diyos. Nararapat lamang na igalang natin ang paniniwala ng iba tungkol sa Diyos. Hindi sila dapat pagtawanan o kutsain, sapagkat sila ay tulad din nating may mga damdaming nasasaktan.
Ngayon, ating alamin ang iyong natutunan. Sagutan mo na ang isagawa sa ikasampung pahina. Panuto, sa loob ng kahon ay isulat ang iyong relihiyon o sekta kung saan ka nakikisamba. Sa loob ng bilog naman ay ilahad ang iyong paraan ng pagpapakita ng iyong paggalang sa paniniwala ng ibang relihiyon o sekta tungkol sa Diyos. Iwawasto ko ang iyong sagot pag ibinalik mo na ang iyong module. Malapit ka nang matapos sa iyong module. Isunod mo na ang tayahin. Piliin at bilugan ang titik ng pinakaangkop na gawin para sa mga sumusunod na sitwasyon. Unang bilang, si Dado ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Ano ang gagawin mo? A. Huwag pansinin si Dado. B. Makikinig sa salita ng Diyos. C. Hindi ko papapasukin si Dado. D. Magkukunwari akong hindi ko siya nakita. Ikalawang bilang, sumama ka sa kaibigan mong magsimba. Nakita mong nag-sign of the cross si Mayen. Ano ang gagawin mo? A. Pagtatawanan ko siya. B. Hindi ko ito papansinin. C. Gagayahin ko siya kahit hindi ko alam ito. D. Pagsabihang huwag mag-sign of the cross. Ikatlong bilang, malakas ang tunog ng radyo ng iyong tatay na nakikinig ng balita. Narinig mong nagdarasal ang mag-anak na Muslim na inyong kapitbahay. A. Wala akong gagawin. B. Tatahimik lamang ako habang sila ay nagdarasal. C. Hihintayin ko na lang ang tatay na sabihan akong hinaan ko ang radyo. D. Magpapaalam ako sa aking tatay na hihinaan ko ang radyo dahil nagdarasal ang aming kapitbahay. Ikaapat na bilang, isa kang Katoliko at inimbita ka ng kaibigan mong Pentecostal sa kanilang simbahan. Marami kang nakitang pagkakaiba sa inyong simbahan mula sa pananamit ng pinuno nito hanggang sa paraan ng pagsamba. A. Manalangin sa Diyos para sa aking bukas isip. B. Pagtawanan ang kanilang paraan ng pagsamba. C. Magsawalang kibo sa mga napansin sa simbahan. D. Sabihing hindi ko gusto ang paraan ng kanilang pagsamba. Ikalimang bilang, nakita mong pinupunit ng iyong kamag-aral ang mga pahina ng isang banal na aklat. A. Isusumbong ko siya sa kanyang nanay. B. Hahayaan ko lamang siya sa kanyang ginagawa. C. Kukunin ko ito sa kanya upang di na niya ito tuluyang mapunit.
D. Sasabihan ko siya na huwag niyang punitin ang mga pahina ng banal na aklat. Iwasto na natin ang iyong mga sagot. Lagyan ng check kung ang iyong sagot ay tama at X naman kung mali. Mga sagot. Unang bilang, B. Ikalawang bilang, C. Ikatlong bilang, D. Ikaapat na bilang, A. Ikalimang bilang, D. Bilangin mo nga ang nakuha mong tama. Magaling! Para sa iyong karagdagang gawain, isagawa mo na ang panghuling gawain sa 12 pahina. Maghanap ng isang larawan na nagpapakita ng paraan ng pagsamba sa Diyos na naiiba sa paraan ng pagsamba ng iyong kinabibilangang relihiyon o sekta. Isulat ang paraan kung paano mo ito igagalang. Ako na ang magwawasto sa iyong sagot. Binabati kita! Ginalingan mo ang pagsagot sa mga gawain sa module na ito. Nawa ay marami kang natutunan sa ating aralin ngayon. Kaya iligpit mo na ang iyong lapis at module. Hanggang sa muli, paalam!